Ayan, hello po sa inyo mga kapuso. Ayan. Ako po pala si Buboy Villar. At ano masasabi ko kay Joseph? Wala eh. Hindi, wala akong masabi. Kasi sobrang sa trabaho, kung pera-pera na pag-usapan, bibilib ka rin sa kanya. Pero yung, alam mo yung parang passion niya sa trabaho, na parang hindi lang siya nagtatrabaho dahil gusto niya lang. Kumbaga nakikita mo sa kanya yung parang, yung pag kinakausap ka niya kasi, sobrang komportable mo agad sa kanya. Naalala ko pa lang nung una namin nakita, nagkausap kami nila Direk Rember. Eh, lagi kami nagkakabiruan nila Direk Rember. Eh, close din siya ni Direk Rember. So, yung nakita ko kaagad siya, sobrang gaan niyang katrabaho. Ito ah, bakit sobrang bilib na tao sa kanya? Kasi, kahit madaling araw niya, kaya pa rin magmukhang tanghali. Sep, paano to Sep? Ganyan, sila Direk Rember. Sep, madaling araw na. Kaya mo ba tanghali yan? Father lang yan. Nagagawa ng paraan ni Joseph. It's just ng mga dahilan kung bakit gusto ko magtrabaho sa Inday din. Kasi, siya yung parang kuya ko dun eh. It's just ng mga kapatid ko na nandun. Na kaya sobrang ganang-gana ako na gumising sa umagang pumunta ng taping. Para makita ko rin siya. Makita ko yung mga kasamahan ko. Pagtapos ng take, pag nagbe-break, siya lagi yung kasama namin, kami nila M-Side, Tristar, kasama namin yung mga, minsan si MB Boys, kumakain kami, aagawan ng pagkain sa lamesa. Yung mga ganun simple po, nagpapasaya po sa akin. Hindi po madali kumuha ng katrabaho na parang pamilya mo rin. Alam po natin lahat yan. Kahit sino po na nandito sa industriya na ito, mahirap po yung kuhanin. Or mahirap ma-achieve. Pero si Joseph, bilib ako sa kanya kasi husay sa trabaho, pagiging professional niya, saludo ako sa kanya din. At bilang asawa, lalo na yung anak niya, na napaka-cute! Alam niyo naman, yung mga ganitong mukha talaga namin, talagang iba talaga eh, no? Well, Joseph, kahit nasaan ka man ngayon, ito naman sabi ko, ayoko magdrama eh. Okay? Kilala mo ako, gusto ko, parang, kung ano ko, paano ako makipag-usap sa'yo, ito pa rin ako sa ngayon. Ito pa rin. Mahal na mahal kita, Joseph, alam mo yan. Mahal kita. At parang kapatid na rin ang turing ko talaga sa'yo. Kaya Joseph, kaya kung saan ka man naroon ngayon, kasi ako na nakatrabaho kita. At alam ko, masaya ka dyan, nakasama mo na si Papa Jesus. Love you. Siyempre, bye. Ang mga kasama naman natin ngayon, eh talagang kanina kasama natin talaga. Pero ngayon, live na live. Live na live. Buboy! Buboy Villar! Hello, grabe naman, boy. Grabe, napakaganda naman ang boses ng boy. And then, ramdam ko lang talaga. Ibang klase. At may tanong si Kuya Beto. Pwede ko mag-iisip ako ng pwede kong ikanta talaga. Isa pwede talaga ba? Pwede ba? Konti lang, boy. Sige nga. Anong kanta? Anana? Ano yung gusto mong awitin ngayong gabi? Yun na, kanta ko nga kanina lang, yung kaibigan yun, awit ng barkada. Kasi, parang, aminin mo natin hindi sa trabaho nga natin. Alam nyo yung parang bihira talaga yung sobrang pag pumasok ko ng trabaho, pag makausap mo siya, parang kaibigan na, kapatid mo pa. Tapos habang pinapanood ka niya, sobrang bilib na bilib siya sa'yo at bilib na bilib din ako sa kanya. Kasi dahil sa husay niya at professional niya sa trabaho niya, talagang bilib na bilib ako. Kasi walang hirap. Ang bilis ng trabaho namin dahil alam natin, ang ilaw, pag-setup ng ilaw. Mahirap, patagal yan. Mahirap, patagal, lalo na paggabi, lalo na meron tayong continuity na tinatawag. Lipat, minsan, day effect, night effect. Sobra. Masyadong kakainin ng oras. Pero kay Kuya Joseph,
ang pinaka binibilib ko sa kanya, kami na lang talaga nag-a-adjust na magbihis na mabilis. Kasi mabilis. Sobrang bilis na mag-set up. Lalo sa mga boss, kahit madaling araw na hindi siya yung tipo na sobrang siya nangi-stress. Yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung mga boys niya, yes, sobrang gaan nakausap siya at gawin yung trabaho nila dahil hindi sila pinapahirapan ng taong kinakaiduluhan nila. So parang ganun din yung naramdaman namin bilang isa parang kapatid rin sa industriyang ito. Diyos ko, ang dami namin napagsamahan, hindi na mabilang din talaga. Tama. Kumbaga napaka-reliable ni Kuya Joseph. Ano pa? May tanong ko ba, si Joseph ba yung tipong parang jolly person, yung tipong palabiro, paano ba siya? Totoo lang, isa lang po talaga ang nakikita ko sa kanya. Isang masaya at isang puyat na masaya. Ah, totoo. Ganyan siya talaga. Hindi mo kakita ang umiinit ang ulo, ganyan. Walang init ng ulo. Wala. Sobrang nga po madaling kami, parang gabi pa lang din sa amin. Yung comedy, nagiging light na lang sa amin dahil yung mga nakasuporta sa amin, Kuya Joseph, lagi silang tawa ng tawa. So parang kami, correct, hindi pa man kami umaabot sa mismong taping or sa mga mismong manonood. Sobrang saya na namin kasi na-appreciate yung mga katrabaho namin at na-appreciate namin si Kuya Joseph dahil sinisikapan niya yung trabaho niya at dapat ganun din kami. Yeah. Tama. Kaya no wonder, Kuya Beto, Buboy, minahal siya talaga silang kanyang mga katrabaho. Sobra. Yun. Alam, kasi mga kapuso, sa mga hindi nakakaalam po, ang mga taping po talaga sa GMA po, tagang pamorningan po yan minsan. Pamorningan po talaga yan. So, kung ganun si Joseph katrabaho, kasi hindi tayo nagkaroon ng chance, Bubay, na makatrabaho si Joseph. Pero sa Inday, Kuya. Tawa siya ng tawa sa'yo noon, dahil pag-reflingan ka, Bubay. iba yung unit ko kay Direk Rember ako that time eh. So, hindi ko siya talaga power. Pero yun nga, parang iba talaga yung pressure talaga pag sa ganitong klase po ng buhay ng trabaho, pero mas nagiging magaan yung trabaho pag kagaya ni Joseph, yung makakatrabaho mo kasi yung pagod, yung puyat mawawala pag ganun yung nakakatrabaho mo, di ba, boy? Correct. Kaya maraming salamat boy naman bye. Talaga. Maraming salamat, Buboy, sa iyong ibinahagi, my friend. God bless, napaka-talented. Sa sobrang bait ko kay Joseph, kulang pa to. At nananawagan po ako sa mga nanonood dito sa social media. Sa lahat po ng may sobra sa pera ninyo, sana po ay maitulong po natin sa mga naibalik kay Joseph na pamilya at lalo na po sa kanyang anak. Ang pera po ngayon ay alam ko po, lalo sa mga mahihirap, marami talaga nangangailangan. Yes. Sa panahon po na ito, kailangan po natin magtulungan at malalagpasan po natin ito. At pinagpipray ko po lagi-lagi na matapos na itong pandemic na ito at wala nang mahawa pang iba at sana wala nang matigas ang ulo. Makita nila kung gaano kadelikado ang COVID-19 na ito. Parang awa na sa lahat, lalo na po dito sa amin. Ang dami talaga matitigas ang ulo, kung pwede lang pagbabatukan ko. Hindi ko magawa kasi hindi ako makalabas din. Matigas din hindi mo sila maabot. Matigas din po ang ulo mo. Puso mo, Buboy, ha? Oo, pero matigas din naman ang ulo mo. Pero huwag sa ganitong paraan. Delikado. Pero totoo yun. Thank you very much, Buboy. Thank you po. Maraming salamat. Napapanood natin ngayon, siyempre, sa 24 oras. Ang daming mga sumasaway pa rin ng mga kababayan natin. Tama ka dyan, Kuya Betong. Pero huwag kayo mag-alala. Eto, kami pong bahala. Boy, maraming salamat po, Boy.